Gusto kong, ito siguro nakita na ninyo iba dyan. Pag sinasabi po nating kumpletong panahon ng pangingitlog, ano po ba yon? Sa inyo po bang karanasan, yung inyo po bang itik na inaalagaan ninyo yung nakakawalong buwan ng pangingitlog, tuloy-tuloy? Pag hindi nakakatuloy, hindi nakakatuloy ng walong buwan, o sobra pa, lampas pa doon. Mula po unang butas, yung unang bagsak ng itlog, ang sinasabi po natin dyan, ito yun eh. Dapat po tuloy-tuloy siya tataas, katapos po medyo magpipik dyan, at tapos unti-unti po siyang babagsak. Yan po ang sinasabi natin na dapat mangyari, na hindi po nangyayari sa tunay na buhay. So, ang akin pong tinatanong sa inyo ngayon, sa inyo pong karanasan, ilan pong buwan ang inyong itik nangingitlog ng tuloy-tuloy bago po siya ninyo isalya? Kasi pagka hindi na po kayo kumikita, siguradong gusto na ninyong ibenta. 8 buwan, okay na po ba sa inyo? 1 taon? 1 taon kalahati? Meron po ba kayong itik na inaalagaan, na hawak-hawak ninyo yan ng sa loob ng 1 taon kalahating nangingitlog, pangingitlog? Kulang-kulang. Tuloy-tuloy. Dapat tuloy-tuloy kung tutusin. Oo. So, yun po ang gusto nating mangyari. At yun po ang minimithi natin doon sa breeding program na ginagawa natin sa pag-iitikan. Gusto po natin na napipredict po natin kung anong mangyayari. Napipredict natin na at 6 months old, magpipik sila ng about 90%, and then gradually hanggang sa umabot sa break-even point. Kung kayo po ay 12 buwan ng above the break-even point, yung break-even point po, yung inyong kinikita sa benta ng itlog ay nababayaran po yung kanyang lahat ng gastos. Ang tawag po ng break-even point. Na ibig sabihin, pagka bumaba po doon, no, 1 linggo, 2 linggo, ay kinakain na po yun yung kita. Kailangan po mag-decide na kayo. Alpasan ko na ba ito or aking papagalain at palulugunin at ibabalik ko ulit. Yun po ang mga decision-making time. Pero ang sinasabi po natin, ang itik na pili ay pwede po silang mangitlog ng hanggang 1.5 years bago po siya huminto at bago po ulit siya bumalik kung kinakailangan yung pabalikin. Di po ba napakaganda na 1 taon kalahati silang nangingitlog? Ibig sabihin nun, hindi kayo bibili malimit ng inyong pamalit. Ha? Kung 8 months yan, ay di bibili na kayo ng pampalit. Una, dapat siya ay nangingitlog pa ng another 6 months, kaya lang eh, umayaw na, o kaya nag-graduate na. Kaya, so, sa mga susunod pong panahon, ang pag-alaga po natin ng itik, basta ayos po ang ating management, ay nasityak po natin na mangingitlog yan ang hindi bababa sa 1 taon. Tuloy-tuloy. Mataas ang antas. At ang iba, ang tawag natin dyan, yung persistent layer. Yun po talagang gusto natin ang itik ay tuloy-tuloy, 1 taon kalahati, para medyo matagal po ang ating pagpapalit na ang kanyang antas ng pangitlog ay mayroon tayong kita. Ito pong dahilan ng prolapse o abnormal na itlog, yung paglabas po ng kanyang uterus sa puwit po ng itik. Ang dahilan po dyan ay maaaring wala pa sa edad ang itik. Pinuwersa na natin. 14 weeks binomba natin ang feeds. Siyempre, mapipilitan siyang mangitlog pero yung kanyang system hindi pa yari. So, mangyari, makakaproduce siya ng malaking itlog, dadaan sa napakaliit na puwerta, mababasagan, tuturok yung balat ng itlog doon sa kanyang sistema hanggang sa siya ay sa kagustuhan niyang may labas yun ay kung ano-ano nang lumalabas sa puwit niya. Pati na yung kanyang tumbong lumalabas. Napuwersa ng mangitlog dahil sa pailaw at pagkain. Kaya nga, hindi LP, hindi pa tama yan kung yan ay hindi pa masyadong tama sa edad. Pailaw, ang pailaw sa ayon sa gusto, nakaka-apekto sa maagang pangitlog. Nabulabog sa panahon na ginagawa ang itlog. Kung halimbawa, yung pong mga dumalagang itik, napaka-sensitive po niyan. Pagkakaunti pong bulabog ninyo, naglilipadan yan, kaya kung may itlog na ginagawa doon sa kanyang puwerte, kami sa nababasagan. Nagiging cost po niya at mababang kalidad ng pagkain. Malapit na po ako matapos. O yan, ang mga dahilan. Ito, iwasan na sila yung mabulabog, maaari din magpatugtog ng classical music, magbigay ng anti-stress.
vitamins. So, bawat itik po na mabasagan, lumabas ang kanyang puwerta, ay kalugihan na ninyo. Kasi hindi na po nyo pwedeng ariing patuloyin yun. At kasi po, laging habol ang langaw, habol yung kapwa itik, ay yun po'y nakaka-addict. Pagka po yun ay natikman ng kapwa itik na masarap pala ang lasa ng dugong lumalabas doon, ay makikita na lang po nyo, kinabukasan ng umaga ay nagpataya na sila, nagkanibal na sila. Kaya, pag nakakita kayo ng itik na may lumalabas na ganyan, tanggalin na po ninyo yung itik na yun at takaw, ano pa yun. Kaya, yun po ang isang maganda niyong panlulugo ng balahibo, ito nga, sobrang pagod at gutom, paglipat, kulang sa tubig, hindi magandang ventilasyon ng bahay, pagsisiksikan ng mga itik, sobrang init sa loob ng bahay, at papaigsing haba ng araw. So sometimes, hindi natin masyadong napapakialman yung tamang pangangailangan ng mga itik. Merong mga poultry, yung mga duck house na ang baba ng yero. Talaga pong ang mag-aalagay, hindi makatagal. Ay, yung pong itik eh, talagang walang mapuntahan. Kaya yan po ay ano rin sa walang sa panahong panlulugod. Ayan, ito kanina, in-emphasize ko na. Ano nangyayari kapag nalulugo ng mga itik na wala sa panahon? Tuloy ang kain pero bagsak ang antas ng egg production. Tuloy ang kain niya, gastos yun sa inyo. Mababa ang kalidad ng itlog, manipis, malabnaw, di parehas ang kapal, mababa ang fertility. Dalawa hanggang linggo kayong maghihintay. Kapag po yan ay nalugon, ay hindi naman po dali-dali yung sumusulo yung balahibo at kinakailangan po niya maghintay. Alam niyo na reverse na ngayon ang pag-iisip ng umagitik. Nung araw, lagi namin sinasabi, pwedeng magpaitlog ng itik kahit walang lango yan. Kasi po, ganyan po sa research, lumalabas. Pero ngayon pala, kung gusto nating ma-maximize ang potential ng mga itik, dapat pala bibigyan nyo ng access sa kaunting paliligo kung hindi man tuloy ang lago yan. Dahil nga po sila ay ibong tubig, kailangan nilang laging sinasaboy-saboy ang anak. May mga bahay po ngayong minomodify nila na sa parte ng kanilang inuman, pwede po silang pumunta ron at maligo. Ito yung epekto ng pailaw. Sino po sa inyo ang nagpapailaw ng 2 oras lang sa gabi? Wala. Magdamagan. Pero ang sinasabi po, may pangako po na pagwasto po inyong pagpapailaw, okay, 12 oras sa araw, plus dadagdagan nyo ng 2 oras sa gabi, mayroon po kayong dagdag na itlog. Abay, sino po naman ang ayaw ng dagdag na 4 itlog kung tama ang inyong pailaw? Ito po yung mga new technology na talagang pinipilit po natin. Bawat itik, ha? Bawat itik, may increasean kayo ng 40 eggs kapag tama ang inyong lighting program. Ngayon, nung araw, ay nag-aalala tayo dahil hindi si constant or reliable ang supply ng kuryente. Pero ngayon yata hindi na nagbabrownout eh. Nagbabrownout pa rin. Ah, so, kamisang pag nagbabrownout, yan. Wastong pailaw, meron tayong wala sa panahong panlud. Mga dapat gawin. Pataasin ang itlog na may similya. Ilan pong barako kada inahin? Isa hanggang isang barako. 7 hanggang 10. Pero po yung barako, hindi basta barako. Yung pong makisig, aggressive, at saka macho, kailangan po. Otherwise, baka hindi na. Ang akin pong take-home message nyo ay ganito. Marami na po sa paraan ng wastong pag-iitikan ang alam ninyo. Ngayon, ang ating pong ginugusto ay maitaas pa natin ang antas. Kung ang inyo pong egg production performance ay nasa mga 65-70 pa lang or lower, and then sinasabi natin na improvein po natin yung ating management practices. At kami po ay may pangako, kapag po yaring-yari na yung aming mga itik na yon. In fact, ang aming pong ginagawa ay di po halimbawa fourth generation. Yung pong fourth generation na yon ay mas maganda di hamak dun sa ordinaryong nasa sa inyo dyan. Kasi po yung F1, pinamigay na namin sa mga Tagal Laguna. Yung F2, pinamigay na namin. Tuwang-tuwa po sila. Kasi po yung mga itik na yon ay talagang mas maganda ang performance. F3, F4,
ay pagka kayo po ay ang naibigay na namin sa inyo, yung timpladong tamang-tama na, sigurado pong gaganda na ang inyong pangangasiwa at magaganda na rin siguro ang magiging kita ninyo kung tutusin. So, ano sa palagay ninyo, kaya ba ninyong ibigay ang mga pangailangan namin para maging maganda ang aming pangitlog? Oh, yun ang challenge po sa inyo. So, salamat po sa inyong pakikinig at sana po kahit papano ay meron akong naibahagi sa inyo.